Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. So, nandito muli tayo para sa isa na namang do-it-yourself para sa ating mga sasakyan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa engine wash ng TD27. So, meron akong share sa inyong video, also picture din before and after ng engine wash. So, itong video na to ay galing natin sa kaibigan natin si Pops Ronald Herrera. So, humingi naman ako ng paintol sa kanya na i-share yung kanyang video. So, okay naman. So, okay. Susunod ko na dito ang video niya kung paano niya ginawa ang paglinis ng engine sa TD27. Okay. Stay tuned. Follow this. Welcome back to our video. So, ito na yung video na sinasabi ko kanina. So, makikita niyo napakadumi ng makina. So, bago tayo mag-start ng engine wash, dapat natin protektahan yung unang-una yung alternator. So, para maprotektahan, ito ang lalagyan natin ng basahan. Yung tinuturo na yan. So, part na yun, kailangan natin lagyan ng basahan o protection. So, yan, lalagyan na natin ng basahan. Then, our next step is pwede natin i-apply yung degreaser. By the way, yung degreaser, ito, pwede kayong makabili sa mga auto supply at sa mga handyman. Nagkoko siya about 160 to 200 pesos. Depende sa brand na gusto nyo. So, very simple lang. Straightforward. I-spray nyo lang direkta dun sa engine na madumi ang degreaser. So, i-spray nyo lang tong degreaser na to. I-spray nyo lang. Especially dun sa magrasa at yung makapal na alikabok. So, napakaganda nitong degreaser kasi automatic na siyang bumababa yung mga kumapit na langis at makapal na alikabok. So, spray mo lang yan, especially dun sa mga singit-singit na hindi mo kayang abutin ng kamay. So, para kusa na siyang malaglag. And then, spray mo lang din dito sa mga parts na medyo mahirap dukutin ng kamay. So, habang after mo siyang ma-sprayan, so, ang kailangan mo lang is kumuha ka ng used toothbrush para scrub na yung mga sulok-sulok na dumi. Pwede ka rin gumamit ng mga paintbrush. So, nasa sayo kung ano yung pwede mong gamitin. Actually, napaka-konting kusot lang naman dahil, yun nga, pag-spray mo ng degreaser, kusa na siyang bababa. At yun, kusa na rin siya malalaglag sa ilalim yung mga nanikit na alikabok at langis ng sasakyan. So, malaki ang naitutulong ng degreaser. Unang-una, magandang tignan sa sasakyan, malinis. And then, at the same time, nakakatulong din sa cooling system ng sasakyan. Hindi iwas overheat din. So, sobrang kapal na alikabok, syempre, parang kung nagsasalita lang yung makina, sabihin niya, I can't breathe. So, yun na. After natin ma-applyan ng degreaser, pwede mo siyang patagalin ng about 5 to 10 minutes. Then, ito na isusunod mo yung pag-spray ng tubig. So, sa pag-spray ng tubig naman, dahan-dahan lang na iwasan nating mabasa yung mga electrical wirings. So, dahil since nalaglag na may degreaser, hindi naman kailangan na basang-basa at malinis na malinis. So, dadaanan lang natin ng tubig. Kaya, titignan nyo, very limited lang yung pag-spray namin ng tubig nito para hindi naman madama yung electrical shop at hindi na rin magka-problema kapag after nitong engine wash na to. So, napakadali lang nitong gawin. Kayang-kaya mong gawin sa bahay kahit na ikaw lang mag-isa. So, yan na yung kanyang after natin may spray, makikita mo na napakalinisan ng makina mo na pwede na siyang uling ipanlaban sa kaso. Okay, that's it. Okay guys, so maraming salamat sa pagpanood ng video. So, hanggang sa muli. So, don't forget to like, subscribe, and share my video, Mr. Romeo Do It Yourself TV. Have a nice day. Keep safe, everyone. Bye! Open up.